Hindi inakala ni Lea Lilo na ang masayang bakasyon nila ng kanyang anak na si Attorney John Albert Ojal sa Amerika ay mauuwi sa trahedya. Martes ng madaling araw nang isakay na sa PAL flight PR-127 ang mga labi ng batang Lilo. Matatandang noong June 18, maagang gumising ang mag-ina at nakipag-selfie pa bago kumuha ng Uber papuntang airport. He woke me up ng 3:40. Oh, mama, gising ka na. Hindi ka na, alis na tayo. Oh, naka-get up ka na. Oh, sige. Oh, picture mo na tayo, selfie. Yun. Then, pag-selfie pa po kayo dati. Yeah, meron akong photo nun, selfie. Last na pala yun. Patungo na dapat ng Chicago ang mag-ina ng pagbabarilin ng di kilalang suspect ang kanilang Uber papuntang Philadelphia Airport. Nakastop yung car nung binaril kami. All I saw was, I can remember yung nag-shattered yung glass ng door. And then nakita ko siya bigla na dumudugo. Then, nung dumudugo na siya, dumapa na ako, lumuko ako. Kasi I want to save myself. I was trying to pull him down. Buti na lang pala, hindi. Kasi ang dami pang siya. Hey, finally, we're home. Sa NAIA Cargo Terminal, naging emosyonal ang pamilya Lilo nang salubungin ng mga labi ng pinaslang na abogado. Umalalay sa pamilya ang mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs. Bago magtungo sa Manila Memorial Park, dumaan muna sa kanilang tahanan sa Makati ang karo ni Lilo para sa huling sulyap ng mga naulilang mahal sa buhay. Nagpasalamat ang pamilya Lilo sa lahat ng tumulong para maiuwi ang labi ng kanilang mahal sa buhay. I'd like to thank the Philippine government, the Philippine consulate in Washington, the Filipino, lahat po, maski dito, sa mga nagdasal, nagbigay ng suporta, sobrang overwhelmed po ako sa mga nakuha ko suporta sa kanila. Salamat po sa lahat sa inyo. Happy po kami that I was able to bring him back. Saya po namin, hindi ko akalaing it will end this way. Magkakaroon ng public viewing sa Manila Memorial Park simula bukas hanggang Linggo. Patuloy naman ang investigasyon ng Philadelphia Police at umaasa ang pamilya na magkakaroon na ng pag-usad sa kaso sa mga susunod na araw. Jack Batallones, ABS-CBN News.